Magandang hapon, bayan. Pag-usapan lang po natin itong opinion ni General Bantag patungkol po sa balitang nagbabalik na di umano ang mga concert dyan sa loob ng Bilibid. Alam niyo po, yung concert, delikado ho ito dahil pinagmumulan po ito ng mga illegal drugs. Pinagmumulan po ito ng kahalayan. Mga tilapyang pumapasok dyan, prostitusyon. At syempre, malaki po ang kita ng mga animal pag may concert. Eh, alam po natin, nung panahon ng mga dilaw, ni Laila de Lima dito sa Bilibid, ay welcome na welcome po ang mga ganitong kaganapan. Concert! At sumisikat nga po dito si Herbert Kulangko, namantakin niyo po kahit nasa loob ng kulungan ay nagkaroon po ng sariling recording at nagiging sikat ang animal dahil pinapayagan po ng gobyernong dilawan ang kahilayan na ito. Naayon nga po kay General Bantag, niminsan wala po sa panahon niya ito. Pakinggan po natin ang panayam natin kay General Bantag. Na General Bantag, nung panahon niyo po ay napaka-stricto niyo po. Meron bang diskuhan sa inyo nung panahon niyo? Alam mo, kaya nga sila nagagalit sa akin kasi pinutol natin yung mga alam nating hindi naman pwede. And kung magkaroon siguro ng concert for a cause, pero kahit isang beses wala eh. Kasi nga yung kulay ng concert na yan, eh parang kulay na yan ng mga gago noon. Yung mga drug lords na mga kumakanta, nagko-concert. Paano ako magpapakonsert din doon kahit sabihin mong concert for a cause? Diba? Kasabihin nila, siyempre na, putangin na ito na naman yun. Kahit pa hindi. Hindi dapat yun. Ano po ang inyong opinion dito? Dahil meron pong nagsabi po sa atin na bumabalik na daw ngayon yung mga malalaking speaker at mga branded pa po. At alam mo tol, andun na nga daw, kasi hindi ko naman nasaksihan, pero sa mga intelligence report na binibigay din ng ating mga, siyempre marami naman tayong mga naging tauhan doon, kahit pa sabihin nilang yung mga tauhan kung identified nila, pinagtatapon nila, mayroon pa rin namang mga biyokor na nadatnan namin na hindi sangayon din sa mga ginagawa ng mga loko-loko noon. Narinig natin, bayan, ang opinion ni DJ Bantag patungkol po dito sa disco-disco, speaker, sa loob ng Bilibid ngayon. Sabi niya po, sa kanyang panahon, ay walang concert na nangyayari. Kahit nga po concert for a cause, ni isa wala. Dahil alam naman natin si General Bantag ay talagang stricto. At alam natin yung kanyang karakter na hindi po uobra ang mga ganitong kahilayan na nagbibigay lang po ng hindi magandang imahe sa loob ng Bilibid. Pag disco po kasi, kita po meron yan eh. Milyon ang kita dyan eh. At siyempre, pag merong kahilayan, merong alak. O, kita na naman sila sa alak. Beer pa lang, 1,000 na, 1 lata. Ayun po kay Katapang. Tapos, susunod yan, mga prostitute, tilapia, papasok sa Bilibid. At kasunod yan, alam nyo na, pulburon. Naayaw po ni General Bantag yan. Kabaliktaran na po ngayon. Dahil itong si Goryo, eh, dilawa naman talaga si Goryo eh. Inadapt nila yung ginagawa ni Laila de Lima nung panahon ng dilaw na mayroong disco-disco, concert-concert. Bakit? Kasi may pera. At instant celebrity nga po itong si Herbert Kulangko. Na itong si Herbert Kulangko, nung panahon ni DJ Bantag, takot na takot yan. Ayaw nga po bumalik ng Bilibid eh. Yan si Herbert Kulangko. Dahil natatakot sa ka-strictuhan ni DJ Bantag. Paano siya babalik? Eh, bawal po siya mag-concert eh.
Bawal po siya kumanta doon. Disco-disco, bawal. Pero ngayon, nako, bantayan po natin ito. Bumalik si Herbert Kulangko sa Bilibid. Aba, kasundo ni Katapang ang animal. At napabalitang, meron ng mga speakers na mamahalin na pumapasok ngayon sa Bilibid at may disco na naman. Para saan? Para magiging lutang at sabog na naman ang mga tao dyan sa Bilibid. At business as usual na naman ang polboron dyan. Aba, ang bayan po natin masyado na pong tinarantado ng mga nasa gobyerno. Pira-pira na naman po yan. Sunod yan, polboron. Na yan na nga po ang problema ng bayan ngayon na pinaghirapan ni Tatay Digong at pinaghirapan ni Bantag dyan sa Bilibid na mapuksa. Kay Bantag, no entry yung disco-disco. No entry yung concert-concert na yan eh. Ni isa nga po daw, wala siyang concert eh, kahit concert for Akus pa, for what? Kasi ayaw niya yung ganyang gawain. Nagtatawag yan ng ano eh, kasamaan. Yan po ang dahilan ng kadibunyuhan, yung concert-concert na yan. Nahito na nga po sa panahon ngayon ni Katapang ay napabalita na naman na nagbabalik na ang ginagawa ng mga dilawan noon na nagko-concert sa katauhan ni Herbert Kulangko, ay ngayon hito na naman sila ngayon. Business as usual na naman. Marami na namang mga Pilipino na mapahamak sa kanilang estilo. Kabaliktaran ho eh. Kung si Bantag, napaka-stricto at galit sa mga ganyang mga gawain, aba ho sila, welcome. Pwede po kayo dito. Bakit nga ho, pinayagan ninyo? At napakaluwag naman po ninyo dyan sa Bilibid. Kung si Bantag, sobrang higpit. Kung si Bantag, stricto. Kung si Bantag, walang concert. Kung si Bantag, walang tilapia. Walang prostitusyon. Pero ho kayo, sayang lang po ang lahat na pinaghirapan ni General Bantag dyan sa Bilibid na reforma, plataforma, nilinis ang Bilibid, pinasunod ang mga matitigas na ulo, dinidisiplina ang mga pasaway, mga illegal na gawain, inalis, at mga durugista, sindikato, dinisiplina. Sayang ho lahat yan. Dahil sa panahong ito, nagbabalik na naman ang mga animal. Bahala na po kayo magkomento sa videong ito.